kayo ay nanonood ng DOFV FEVOX Update Bantay Bulkan. Itinaas na nga sa Alert Level 2 ang Bulkan Taal. Ito ay makalipas na manatiling Alert Level 1 mula nang ito ay huling pumutok noong January 2020. Ano nga ba ang aasahan natin sa pagtaas ng alerto nito? At para alamin kung bakit nga ba iniakyat sa Alert Level 2 ang Taal, makakasama pa rin po natin si Undersecretary Renato Yusridum Jr. mula sa DOST FEVOX. Magandang araw, Yusek. Magandang araw. Yusek, ano po ba ang estado ngayon ng Bulkang Taal? Ang taas tayo ng alerto sa Taal Volcano from Alert Level 1 na low level of unrest patungo sa Alert Level 2 continuing or increasing unrest. Ibig sabihin, patuloy po ang mga paglindol na ating naitatala at ito po ay karamihan ay nasa mababaw na parte mula sa ilalim ng Taal Volcano Island. So ano po yung dahilan bakit itinaas natin ang alert level nito? Ito pong mga paglindol na to kasama na yung patuloy na pamamaga ng Bulkang Taal at ang paligid nito na dahan-dahan naman kumpara sa pamamaga. Bago at pagkatapos ng January 2020 eruption, ay nangangahulugang may nangyayari sa Taal Volcano. At ito po ay most likely pagkilos ng magma o di kaya ay kasama na rin ang hydrothermal activity. Kaya sa Alert Level 2, posible pong magkaroon ng eruption, posible rin namang hindi ito matuloy. Ang importante, kailangan nating pag-ingatan ito. So nabanggit nyo kasi yung hybrid earthquake at nakikita din ito, nababasa sa mga bulletin na inilalabas po sa inyong Facebook page. Ano po ba itong hybrid earthquake? Ang isang hybrid earthquake ay isang special na klase ng volcanic earthquake. Kadalasan po kasi, nung una bago magka-tremor, ay nagkakaroon tayo ng mga high frequency volcanic earthquake, no? Ito po ibig sabihin merong pagbasag ng bato. At yun lang po ang nangyari. Pero pag nagkaroon po ng hybrid earthquake, meron pong unang bahagi ng lindol ay pagbasag ng bato at ang pangalawang bahagi nito ay pagdaan ng fluid. Pwede pong gas, pwede rin tubig, o pwede rin magma. Sa kasalukuyan, mostly gas ang ating nakikita. Pero yung gas na galing sa ilalim, no? Galing sa magma, na nandyan sa ilalim ng Taal Volcano. So ano po yung mga hazards na maaari nating asahan dahil nga nasa alert level 2 na po ang Bulkang Taal? Sa alert level number 2, bawal pong pumasok sa Taal Volcano Island kahit na noon pa, even at alert level 1. At wala po tayo sa kasalukuyan na nirerekomenda na mga lugar na i-evacuate. Yung mga tinatawag na volcanic tremor, mga pagyanig na mahigit isang minuto, ay nakita natin na patuloy. 28 volcanic tremor ang naitala natin sa 24 na oras. Ganun din, meron tayong 4 na low frequency earthquake events. Ito yung mga pagyanig na less than 1 minute at tinatawag na hybrid earthquake. Ito pong hybrid earthquake ang ngayon lang natin uli nakita pagkatapos ng pagsabog ng January 2020. Karamihan po ng mga paglindol ay nangangahulugang merong pag-akyat ng gas at pagpapakulo ng tubig. Kaya patuloy pa rin ang pagdami ng mga tremor. At ito pong mga pag-akyat ng gas ay galing sa magma na nasa ilalim ng bulkan. At ito rin po ang nagpapainit sa lawa sa Taal Volcano at nagkakaroon ng pagka-acidic nito. Pero karamihan po kasi sa mga napapansin din o tanong na rin ito ng mga netizen, Yusek, yun daw bang nakikita nating activity ng Bulkang Taal ay dala rin or may epekto pa dahil dun sa malakas na pagsabog niya last year? Magkaiba ang sitwasyon last 2020 bago sumabog, nagsimula ng 2019 yung pagka-abnormal kumpara sa kasalukuyan. Bago mag January 12, no? Mga ilang araw, wala pong masyadong volcanic earthquake na naitala sa paligid ng Taal Volcano. During the day lamang ng pagsabog, nagkaroon ng maraming mga paglindol. Ngayon, mas marami ng volcanic earthquake, mga ilang linggo na ang nakalipas na nakita nga natin, kaya nag-issue tayo ng advisory last week ng February.
Yung pamamaga, mas mataas ang pamamaga nung 2020 and the days before kumpara sa ngayon. So magkaiba. At posibleng ang difference nila ay una, dahan-dahan ang pagkakaroon ng pressure dito sa kasalukuyang aktibidad ng volcano. Of course, nung January, nagkaroon ng steam-driven or phreatic eruption na nag-trigger ng mabilisang pag-akit ng magma. So ang ating kailangang iwasan dito ay magkaroon ng tao sa Volcano Island kasi posible namang magkaroon ng mga steam-driven explosion na pwede rin mag-trigger ng pag-akit ng magma. Ngayon, ang pag-akit ng magma naman, sana ay hindi mabilis para hindi masyadong eksplosibo at ang lalabas lang ay minor eruptions o di kaya ay paglabas ng lava. Pwede rin naman tumigil ang aktibidad ng Taal Volcano kasi nasa alert level number 2 pa lang naman tayo. Minsan tumutuloy sa isang eruption, minsan naman hindi natutuloy. At this stage, ang ating binabantayan dito ay mga phreatic eruptions, no? Na posibleng matrigger nga dahil may magmatic activity o hydrothermal activity sa mga babaw na parte ng vulkan. Pero kung sakaling magkaroon na ng steam-driven explosion na ang dadalhin niyang panganib ay abo, kailangan nating bantayan ngayon kung ano pa ang susunod na aktibidad ng Taal, kung magiging mabilis ba ang pag-akit ng magma o hindi. Kasi sa mga nakarang pagsabog ng Taal Volcano, pagkatapos ng isang malakas na eruption tulad ng 1965, may mga sumusunod na mas maliliit na explosion, may mga abo, at may mga taon na lumalabas ay lava. Na magandang tingnan, may pagka-fireworks, pero hindi masyadong delikado sa mga tao maliban doon sa volcano. Alright, Yusek, baka meron pa po kayong huling paalala doon sa ating mga tagas-baybay na sa inyo pong pagkakataon. Unang-una sa ating mga kababayan sa paligid ng Taal Volcano, ang kailangan po natin sa kasalukuyan, huwag po kayo magpanik, maghanda lang po tayo sa gabay ng mga lokal na pamahalaan na tingnan kung ano ang kahandaan at aksyon kung sakaling magkakaroon ng evacuation. I-review muna yung mga plano. Preparedness plan and evacuation plan. At siguraduhin na yung mga kalsada na dadaanan ay maayos. Ayusin yung mga dati nang nasira ng kasagsagan ng eruption. Alert level 2 pa lang naman po, no? At kailangan lang nating sundan ang mga abiso ng DOST FIVOX kung sakaling merong pagbabago na mangyari sa Taal Volcano. Kung mag-i-escalate, maging matindi ang kanyang aktibidad o di kaya ay huhupa. Ito naman po ay mga posibleng mangyari sa isang vulkan na kahit nagtaas tayo ng alerto, hindi didiretso ang pagkilos ng magma. Titigil muna. Pero ang long term ay dapat isipin natin na habang tayo ay nasa paligid ng Taal Volcano, nandyan yung panganib na pwedeng maidulot nito kung sakaling magkaroon ng pagsabog. Kaya dapat paghandaan parati. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon, Undersecretary Renato U. Celedum Jr. mula po sa DOST FIVOX.